Nagmula ang pangalan ng islang ito mula sa salitang Bantayan sa Hari. Tinatayang 18 watchtower kasi ang tinayo rito noon upang protektahan ang kanilang probinsya mula sa mga pirata. Dapat lang itong pangalagaan dahil hitik na hitik ito sa likas yaman. Sa kanilang karagatan, nagmumula ang ilan sa pinakanatatangi at pinakamasarap na seafood sa Pilipinas. Giganting shellfish na mas malaki pa raw sa mukha ng tao, kinakain ng hilaw? Oh wow! Istang walang tapon, ultimo raw tinik, inuulam. Smells fishy! Ang kanila rin dito mga street food, natatangi at exotic. Hindi ka lang dito mabubusog, marirefresh ka pa. Dahil meron din daw ditong kuweba, kung saan sa loob nito may matatagpo ang sikretong pampabata. Mapabata o matanda, sama na sa ating biyahe sa paraiso ng Bantayan Island sa Cebu. Soul-soothing sand and powder blue water. Maniniwala ba kayo na ang ganito kagad ng isla? Sumikat daw dahil sa mga marites? Ang mga bulong-bulungan o word of mouth ang siyaraw dahilan ng pagdaragsa rito ng mga turista. At hindi lang mga mata natin ang mabubusog dito sa Virgin Island. Siyempre pati na rin ang ating tiyan. Dahil lang nahuhuli raw ditong shellfish, mas malaki pa sa mukha ng tao. Ito ang binga. Pero buhay-buhay daw ang pangunguha nito. Si Tatay Lolito, kilala rito sa pangunguha ng binga. Mula nang nag-umpisa ako, 16 to 17 years old hanggang 54, mga 37 years na yung nag-ano kami ng ano binga. Ang paraan ng kanilang pagsisid, compressor diving, kung saan gumagamit sila ng improvised plastic hose pipes para makahinga habang nasa ilalim ng dagat. Sadyang napakadelikado nito. Ang lalim siguro, mga 8 hanggang 15. Umpisa kami ng alas 8 ng gabi hanggang magdamag, alas 4. Yun, sari-sari yung aming makukuha. Isda, seals. Kalimitang inaabot ng 8 oras si Tatay Lolito sa pangunguha ng binga. At swerte na raw kung makakuha siya ng 15 piraso na 1 kilo ang bigat kada piraso. Pero ang katumbas sa merkado ng buwis buhay niyang pagsisid, ang binga na ibibenta niya lang ng 50 pesos kada kilo. Ang pabarya-baryang kita ang pinantaguyod niya sa kanyang pamilya. Ang hanap buhay ko, pangisda lang. At sa ganong hanap buhay ko, nakapagtapos ako ng dalawa kong anak. Ang isa, BSIT. Yung pang-bunso ko, ng civil engineer. Ang nagpapalukso pa ng puso ni Tatay Lolito, alam niyang hindi siya mapapahiya sa lasa ng kanilang seafoods dito sa isla. Sariwang siriwa. Bago natin tikman ang binga, eksena na lang muna ang makulit kong cameraman na si Ray. Tatakpan o titikman? Due to, syempre popular demand, kailangan makasama ka talaga dito sa segment na to. Itong segment para talaga marami sa kasi iyo. Bisaya. Hindi. Kinilaw na bingi. Hindi bingi, sir. Ay, hindi ba? Hindi ko bingi. Binga. Binga. Loko lang yan. Ay. So, gagawin lang natin ngayon yan. Ito yung binga. Yan yung binga. Hello, hello, hello. Hello. Oh, chinap-chop niya yan, gagawin natin kinilaw. So, parang may konting kilig, may konting excitement, may konting challenge. Kailangan blindfolded ka habang ginagawa mo yun. Ay, sige. Ako pa. Diba? Pero, ako naman magsasabi sa'yo, ako mag-guide sa'yo. Mapagtagumpayan naman kaya nang tambalan namin ni Ray ang paggawa ng kinilaw na binga? Alam ko naman marunong ako magluto eh. So, yes, sir! Hindi ako mamahalap siya. Ganun, dali lang yan. Yes. Halo. Ding! Uy, 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 uy. Uy, kot, sakto lang. Sakto lang. Okay, halo, halo. Halo. Yup. Ang galing! Ang galing na magtansya. Halo, 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 halo. Sibuyas nga yan. Lagyan mo na sibuyas. Okay. Buya nga. You don't trust me?
Iba kasi na kilala kita. Ilang taon na niya magkasama, alam ko na mangyayari dito eh. Oop, yeah. Yan, ayun, perfect. Lapit sa dagat. Oop, yeah! So magkakasakit tayo sa bato. Kaysa diabetic. At sa wakas, natapos din. Okay, next. Lasa. Maalat dahil ang dami nilang. Ang hatol is a fail. Gina-G naman kasi si Ray sa asin. Ang sakto at tamang timpla ng kinilaw na binga, pambato ng isla ng bantayan. Pero hindi lang binga ang pinagmamalaking seafood ng isla. Ang iba, patitikman sa kainang ito. Then marami kaming specialty ng mga seafoods. Kung anong gusto nyong luto, kaya namin isi-serve sa inyo. Fresh from the sea. Dahil napalilibutan ng karagatan, pangingisda ang pangunahing kabuhayan ng mga taga-Bantayan Island. At ang isa sa kanilang pinakasikat na produkto rito, ang dried fish na kung tawagin nila, buwad. Iba't ibang klase ng buwad ang matitikman dito. Pero ang malaking patok daw sa mga bihero, ang buwad na malaman. Kumpara sa daing, ibinibilad lang ito ng isa hanggang dalawang oras kaya hindi gano'ng natutuyo. Hindi rin ito ganoon kaalat. Ang tawag nila rito, labtingaw. Sa totoo lang, hindi ako masyadong mahilig sa danggit. Dahil parang feeling ko wala akong nakukuhang laman. Parang ito ay mas gusto kong tirahin dahil may laman pa siya. At nakukuha mo pa rin yung alat. At kahit pa paano, yung smokiness. This one, sorry, a winner for me. Ang sarap ng daing dito, sagad to the bones. Dahil kahit ang tinik, pwede pang ulamin. Fishbone chips ang produktong ginagawa ni na Miriam. Gawa ito sa Subagyo o filefish dahil isa ito sa masaganang nahuhuli sa lugar. At para masigurong walang masasayang, pati tinik, naisip nilang pakinabangan. Sa paggawa nito, kinakailangan muna tanggalin ang ulo at buntot ng subagyo. Wala man itong kaliskis, makapal naman ang balat nito. Kaya para hindi masugatan habang nagbabalat, binabalutan nila ang kanilang mga daliri. Saka ito hihiwain para mahiwalay ang laman sa tinik at ibibilad ng isa't kalahating araw. Ang tinik na dati diretso sa basurahan, ngayon ay diretso na sa palengke at pinagkakaguluhan. At parang nabunutan ng tinik sa dibdib si Miriam nang dahil kasi sa tinik, kahit paano guminhawa ang buhay niya. Kinuha ko mga kapatid ko, doon ko pinaaral. Tulong lang kami, paggawa. Hanggang natapos sila ng tatlo, silang tatlo sa college. Yun lang amin inasahan na business namin. Galing to sapon na product. Tapos na, ano na kami, tuloy-tuloy na. Gumawa na rin ng sariling recipe si Miriam. Ito ang fish tapa o boneless daing na perfect papakin at ulamin. Tinitag nila fish tapa. I have to say, where have you been all my life? Ang galing. Pwede pa rin nilang gawin to eh. Balik ngayon lang. Oh my God. Sobrang panalo to para sa pasalubong or even for personal consumption, I swear to God. Oh my goodness. Kahit punutan. At dahil sumikat na ito sa kanilang isla, may iba na rin gumagawa nito bukod sa kanya. Oh, masaya naman kasi marami lang natulungan. Tapos sa mga trabante, marami rin nakatulong din siya. Maka-income sila. Pero si Miriam, mas nagpursige pa sa pag-isip ng ibang isda recipe. Hanggang naisipan niya na hindi lang daw pork at chicken ang pwedeng gawing tusino, pati na rin isda. Presenting fish tusino. So I'm guessing, meron siyang tamis. Oh, holy smokes. Holy smokes? Anyway, holy smokes.
Oh my goodness, parang siyang... Oh my goodness. Parang siyang beef jerky or pork jerky. Pero ito fish. Holy smokes. Kala ko favorite ko to. Ito na yung bago ko favorite. Ang napaka-fickle. Mahilig ko talaga. Stop. Panalo. Hindi lang seafood ang fresh dito sa isla. Ang mga lokal at mga turista, pwedeng-pwede rin daw dito maging fresh. At ang secret sa kanilang freshness, matatagpuan sa isa nilang tourist spot. Para sa ating Oplan Kinis Kutis, bumalaot kami ng maaga. Abutin kasi ng mahigit isang oras ang ating biyahe. Pero sulit naman ang maagang gising kung ganito ang bubungad sa inyo. Maya-maya lang, narating na namin ang Kinatarkan Island. Una nating pupuntahan ang Laaw Lagoon. Matarik ang mga daraanan, pero bawing-buwi naman yan pagdating sa lagoon. Di na kailangan mag-away sa pag-aagawa ng lato. Literal na, suka na lang ang kulang. Buti na lang, always ready ang researcher namin si Jamaica. Aba, may ba akong suka? Lanta ka na yarn. Kahit makarami ng kain ng lato, goods lang. Dahil magandang source ito ng natural antioxidant at may kakayahang mag-reverse ng pagtanda ng balat daw. Pero hindi pa itong sinasabi naming sikretong pampabata na pakay natin dito sa Kinatarkan Island. Ang nakakaalam ng sikretong malupit na ito, matatagpuan dito sa barangay Langub. Ang 8 years old na si Tatay Matusalem. Dahil wala pang mapagkukuhanan ng malinis na tubig sa kanilang isla noon, dalawang dekada na ang nakararaan nang naghukay ang pamilya ni Tatay Matusalem ng balon sa kanilang bakuran. Yung sa kilid sa aming bahay, dito na ano, may kring ang ila detector na means na there is a kwan at mayroong magandang tubig. Accidentally discovered na mayroon ng cave sa ilalim ng kalupa sa aming bahay. Pero hindi lang tubig ang nakita nila sa kuweba, kundi isang higanting kabibe na singlaki raw ng bilao. Pero hindi lang giant kabibe ang biyayang dala ng kuweba dahil ang mga putik sa loob nito nakakapagpaganda rin daw ng balat. Na ang mga clid doon sa ilalim ng kuwantib, mga rich of mineral, na ano, makapaganda sa ating kuwan, ating katawan, makapaganda sa ating mga disease. Isa lang naman ang paraan para malaman ang katotohanan. Susubukan natin yan. Now, meron din doong mud na apparently ginagawa nilang mud mask. Okay? So, susubukan natin yun mamaya. Pero, kailangan may before video or pic muna. Ready? After yata yun. Sige. Para medyo OA. Kailangan kasi kaganda yung skin ko. So, dapat... A few steps from the ground level dito sa basement, medyo mararamdaman mo na yung init. Tubig, klaro. Tahimik. Definitely kuweba siya. Sabi niyo po kanina kapag high, ito low tide po ngayon eh, no? Kapag high tide po yung tubig, saan? Hanggang dito po. Ayon kay Tatay Matusalem, buhay pa raw ang higanting kabibing ito. So, ito yung isa sa mga pinupuntahan dito, itong clam na to. Kaya nga tinawag na D-Clam Cave. Sabi ni Tatay daw, may mga dumating na dito galing DNR. At alaman nila na buhay pa daw yung clam na ito. Now, nirehas na ni Tatay ito dahil sabi ng mga tiga-DNR o yung mga experts, dapat yung mga bisita, bawal hawakin yung clam. At least nakikita nyo, pero bawal yung hawakan. Dahil masikip at medyo mainit sa loob ng kuweba, papasok ka raw na haggard. Pero lalabas ka ng fresh. Sa loob kasi nito, pwede ka raw magpahid ng mud mask. Ayan, nilalagay yan sa mukha. Parang smooth ang imo api. For 2 minutes, yun sa whole body ni mo, pwede. Pwede rin. Na, i-wipe the aircon na ni mo, i-wash out tayo na ni mo. 25 years old lang naman ako, sabi nila. Magmumukha daw akong 23.
Tay, anong meron dyan? Ang dami nyo. Ah, para sa buong kasamahan po namin. Yes! Kailangan. Tumalab naman kaya sa amin ang local skincare ng mga taga-Bantayan? Kung magbabanlaw, dito na rin mismo sa tubig ng kuweba. Parang kakagraduate ko lang sa college, ha? Siguro sa mukha, pero Second time. Sabi ni mga doktor, yung kung hindi ka kontento sa isa lang ka times, second time. Imo na mapon mo, bright yun ang imo face. Ah. Although, yung nararamdaman ko nga po, so, di ba nag-apply nga po ako, naglagay ako. Tapos nun, ni-rinse off ko na. Itong nararamdaman ko, smooth yung aking skin. Kahit hindi ako nag-shave, parang nag-shave. Parang ganun. I mean, kanina, grabe, balbasarado ako, pero ngayon parang smooth ba? Sabi nga nang asawa ko, parang akong baby face. Pero ngayon, feeling ko, kasing edad ko na si Astro. Gagagugo! Samantala, ang BND team, para raw mas effective, ang 2 minutes, ginawang 2 hours! Guys, baka naman mabura ang mukha nyo, ha? Ang hatol ng BND team, hindi makikita ang resulta sa isang beses lang. Ibig sabihin lang, kailangan bumalik sa Bantayan Island para ulitin. Sa Bantayan Island sa Cebu, feel na feel ang beach vibes. Pwede kang mag-chilling while drinking buko juice. Pero ang buko juice nila rito, hinahaluan daw ng kung ano-ano. Dalawang meaning yon dito sa Cebu, no? Dito sa Visayas, mga leftover food yung lamaw. It's a buko juice na pinaghalo-halong ingredients. Originated po siya dito sa Visayas at doon sa Mindanao. Yun yung parating kinakain ng mga farmers natin po. May coconut meat, orange-flavored soda, condensed milk, at biskuit. Ang tawag nila rito, lamaw. Yung purpose, bakit dilagyan siya ng biskuit para yung lumapot siya. Pasok naman kaya sa panlasa ng mga turista? Really good. It's not bad. It's a little sweet, but I don't know if I like the biscuit. Perhaps the biscuit's a little too much. Maybe if I didn't have the biscuit, I'm not used to chewing when I drink. Perhaps without the biscuit, I would really like it. Not sure about the biscuits, but the rest is really good. Uulit pa kaya sila? Yes, definitely. Yes, I would try it again. Yeah, I would. Pero ito na atang pinaka-extreme sa lahat ng extreme na matitikman sa isla. Kahit na hile-hilera ang nagtitinda ng pagkain ito, palagi pa rin daw nagkakaubusan. Ito ang taguangkan. Gusto kong kinakain yung taguangkan kasi masarap yung lamang loob ng manok. Lahat ng tao dito, yung hanapin namin dito. Masarap. Ibang-ibang lasa. Favorite ko siya and also po affordable, swak sa budget. Si Rose, may get 30 years nang nagtitinda dito. Nag-start ako ng 1994 dito, Santa Fe. Pero galing pa sa lola ko, galing pa sa mama ko, kami talaga ang number one na nag-barbecue doon sa Bantayan proper. Dito lang sa amin, maraming poultry farms dito sa Bantayan Island. We produced 100 million eggs per day. No, yun yung hinaharvest namin dito kasi maraming poultry farm yung Bantayan Island. Dapat walang masayang sa parte ng manok. So lahat ng parts niya na pwedeng makain ay lulutuin. Pagka-prepare namin ng taguangkan, naubos agad. Kulang pa nga eh. Marami pa naghanap. Titikman ko na ang isang sikat na street food sa Bantayan Island. Pero hindi ko pa alam kung anong sikretong parte ng manok ang hinahalo rito. Kayo ba, Bieros? May idea na ba kayo kung ano ito? For the record, hindi ko lang alam kung ano ito. Now, the looks of it, kala ko initially parang siyang pusit. Alam mo yung pusit? Tapos yung tentacles nilagay doon, yun yung akala ko. Pero mukhang itlog to dahil nakita ko nakaslice. Amoyin ko muna. Tama ako. Hard-boiled egg. Yes! Pero gusto ko malaman kung ano itong nakapulupot. Chewy siya. Barbecue yung lasa niya. Kumbaga parang kumakain ako ng pork barbecue. Chewier siya than the usual pork barbecue na kinakain ko. So hindi ko pa rin alam kung...
Intestine to. Manok, innards ng manok. Itlog ng manok. Tama, itlog ng manok. Paa ng manok. Sirip. Ovario. Anong ovario? Ovary! I repeat, ovario ng manok. Well, first time kong makakain ng ovaries. Parang hindi naman yata kinakain ng ovaries, pero hindi tayo sa Pilipinas, so lahat kinakain. But it's my first time to try. Pero yung lasa niya, pag nakapikit ako, kinakain ko, parang siyang lasang pork barbecue or chicken barbecue. Pero very distinct nga yung itsura niya. Mano-mano nilang kinukuha ang ovaries ng inahing manok. Nilalagyan nito ng hard-boiled egg at bahay itlog para ma-recreate ang sinapupunan ng manok. Sa presyo nitong 80 pesos kada stick, abay, kanina lang kulang. Marami pang ibang sikreto ang isla ng Bantayan na naghihintay lang matuklasan. Mula sa kanilang mga tanawin hanggang sa mga pambihirang pagkain. Ngunit walang lihim na habang buhay mababantayan. Lalo na kung ang ganda ng naging karanasan sa isla, pagpapasapasahan ng mga turista.